So ikaw si Noel Alabata. Yes po. Yes po. Lumabas ka sa prisuhan dahil pinyansahan ka sa pangalan na Alfonso Tan. Correct. Alfonso Tan ba nakalagay? Hepe. Alfonso Tan nakalagay sa order of, or sa bond and order of release, Your Honor. Oh, so ibig sabihin dapat bumalik ka doon sa prisuhan kasi hindi pala pangalan mo yung hindi mo pangalan yung nakabilman, nakapagpost ng kasman. Yes, sir. Ay, wag din, no? Sige, sige. Pakla na si Jiro. Oh? Sige, sige na. Lagan tayo. Oh, gumamit pa din mato ng pistol ko. Ano 'yun? Ah. Ay, ikaw 'yun, ikaw 'yun. Mr. Chair, yung inabol po ako ng gunman, Mr. Chair. Saan ka doon? Pahinaan natin para maklaro. Lagan. Pahinaan natin, ha? Slow mo, slow motion. Mr. Chair, ako po yung tumakbo, Mr. Chair. Kapati! Yes. Yan yung gunman, Mr. Chair. Sumunod sa'yo? Oo. Dalawang beses po siya nagpaputok dyan sa gasoline station po. Yan yung si Alabata? Yung gunman? Yes, Mr. Chair. Yan yung... sabi yan mo, yung police. Hindi, yan yung sabi mo na... Ano sabi mo kapon na nabugbog mo at sa mga kasamahan mo na yes. Nadala sa hospital? Yes, Mr. Chair. Oh! Itong... Sige nga! Baka sabihin mong hindi kita pinakinggan, sandali lang, Jason. Mr. Chair, may tanong lang ako, Mr. Chair, kasi ito po yung text ng kaibigan po ni, in fairness po ni Colonel Sawan po. Sabi kasi niya po na he cannot be other prisoners because the wound was, and he's very weak. He also received reports na tiwasan tong suspect. Then, gilahi nila og cell. He act in favor of caution. Imagine mamatay ang suspect during his watch. So, ayaw niya, Mr. Chair, na... mamatay yung suspect kasi siya yung ano si OP doon. Tapos sabi niya dito sir na tiwasan daw ni Arnie ang suspect. Tiwasan ni? Eh? Tiwasang Arnie. Ano tiwasan man? Eh wala man na-accomplish yung ano niya Mr. Chair, yung mission niya. Oh. Ikaw, you confirm this? Na tiwasan ni Arnie? Taposin sir, ni Arnie yung suspect? The name of the congressman was not did not came up that time sir, but I did receive invalidated information that is possible sir. Imposible. Ikaw yung chief of police doon eh. Dapat alam mo lahat 'yan. Yes, sir. I did receive invalidated information, sir. Anak ka ba ni Colonel Sawan? Yes, sir. Saan yung papa mo? He is in Davao, sir. Nasa Davao? Yes, sir. Okay, kamukha ka ng tatay mo eh. Yes, sir. Thank you, sir. Masinsya ka na. You're a very good friend of your father. Idol ko yung father mo, napakabait na polis yun. Pero in this case, medyo magkalimutan mo na yung pagkakaibigan natin ngayon kasi siguruhin natin na lalabas ang katotohanan sa hearing na ito, ha? Pasinsya ka na, Dong, ha? Pasinsya ka na. Palabasin natin ang katotohanan, ha? I am not, hindi kita minamalayan dito. Gusto ko lang malaman ang katotohanan, ha? Yes, kaya, sir. Pasinsya na, wala mo lang napig-dapig dito, ha? Go back to your seat. Please stand up, sir, and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Sa mic po, sir, please say yes. Yes, sir. Thank you. Please take your seat, sir. Before I would ask you questions, Mr. Alabata. Yes, sir. I will read to you Section 19 of the Rules of the Senate. Yes, sir. Privilege against self-incrimination. Yes, sir. A witness can invoke his right against self-incrimination only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him is propounded to him. However, he may offer to answer any question in an executive session. So kung gusto mong magsalita mamaya, hindi dito, executive session, I can offer you an executive session. Yes, sir. No person can refuse to testify or be placed under oath or affirmation or answer questions before an incriminatory question is asked. His invocation of such right does not by itself excuse him from his duty to give testimony. Yes, lalo na police ka. You are wearing that uniform. Yes, sir. Everybody is expecting you yes, to serve and protect. Yes, everybody is expecting you to maintain the standards of honor, justice. Sabay mo. Yes, sir. Basahin mo nga yung nasa kuwan mo, nasa tsapa mo. Tanggalin mo yung tsapa mo. Mr. Chair? Yes, Aserto Jinkoy. Go ahead. Siguro bigyan natin siya ng pagkakataon, pakilala yung kanya sarili. Pangalan, edad, ilang taon na siya nasa servisyo sa PNP, etc., etc. Yes, yes, we will do that. Thank you, thank you. Ituloy mo muna basahin. Tuloy mo muna basahin yung nakasulat dyan bago ka mag-introduce yung sarili mo. Yes, sir. Philippine National Police. Sige, basa mo. Ano pa nakalagay dyan? Sa badge mo? Ilang taon mo na yung suwan? 212926 po, yung badge number ko po. Ha? 212926 po, yung badge number ko po. Ang Philippine National Police, official po yung ito sa taas po. Yan nga, yung nakasulat dyan, may tatlong words dyan. Basahin mo. Nakapalibot sa tsapa mo. Basahin mo. PNP, Philippine National Police po. Si General Istumo pa mababasahin mo? Sorry po, sorry po. Ito po, ito po. Basahin mo, tatlong words. Honor,
Honor. Anong next? Hindi mo mabasa? Oh, ikaw na lang, hindi gusto mo mabasa. Kawawa naman itong general. Ha? Honor. Anong next? Baka na-erase na yan. Hoy, sir. Ilang taong ka ng polis? 13 years siguro, sir. 13 years? Yes, hindi mo na-memorize yung nakalagay dyan sa tsapa mo? Kahit na-erase na yan? Sorry, ha? Sir. Sino mag-volunteer dyan na polis? Sige, magsabi mo, anong tatlong words dyan? Kakaya naman kayo. 13 years mo ang suot-suot yan. Hindi mo alam anong nakasulat. Sino makapagbigay ng tatlong words dyan? Sir, service, honor, justice po. Ha? Service, honor, justice po. Service. Service, honor, justice. Nagbigay ka ba ng servisyo? Yes po, sir. Matinong servisyo? Yes po, sir. Honor? Yes po, sir. Are you honorable? Yes po, sir. Sure ka? Yes po, sir. Justice? Yes po, sir. Are you sure you're... Yes po, sir. Delivering justice? Yes po, sir. Malaman natin yan kayo. Yes po, sir. Sige. As requested by Senator Jinggoy. Yes, sir. You introduce yourself first bago ka mag... Bago ka magsalita. Yes po, sir. Ako po si PSSG, Police Staff Sergeant Noel S. Alabata Jr. Na-assign po ako sa PINPDIG 6 sa Region 6 po. Basahan kita uli, ha? Yes po, sir. Kung hindi mo narinig ito kanina, Section 14, Right to Counsel. At every hearing, public or executive, every witness shall be accorded the right of having a counsel of his own choice. Yes. Saan ang counsel mo? Ay, ikaw ang counsel. Thank you, Attorney, for providing counsel to this policeman. Pwede mabanggit yung pangalan ng abogado mo? Your Honor, I'm Attorney Maria Victoria Sevilla. Attorney? Maria Victoria Sevilla. Maria? Pwede ba pa kundi? Yan. Maria Victoria Sevilla. Maria Victoria Sevilla. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you po. I-identify ka na ikaw yun. Ano ngayon masasabi mo? Sir? I-identify po ako, sir. Yes po, sir. Ikaw yun? Yes po, sir. O bakit mo binaril yung dalawa? Negative po, sir. Hindi po ako namaril po, sir. 100% po yan, sir. Hindi po ako namaril. Alam nila yan po, sir. Ang nangyari po, sir, kung pagbigyan mo ako, sige, sabihin ko po, sir. Magsalita ka. Kaya nga, hearing ito para pakinggan ka. Thank you po, sir. Malaman po pakinggan po, ka namin. Yes po, please. Para po malaman po lahat po ng mga tao po. Opo, sige. Okay po, sir. Ang nangyari po niya, sir, hindi ko lang makanyong tandaan yung date ko kung saan nakapunta doon kasi sira talaga yung bungo ko, sir. Okay. Sirang-sira talaga. Hindi ko na matandaan kung sino ako, anong ano ako, kasi sirang-sira talaga po. Pero natandaan ko nung first na pumunta po ako, sa papa ko po. Patay na po ang papa ko, patay yung lolo ko. Nagsindi po ako nung kandila doon. Pagtapos kong sindi kandila, umuwi po ako. Pag uwi ko po, naglakad lang po ako. Yung sabi po nila na meron daw mga tawag ng, anong tawag din sa tusino or inasalan, hindi ko yan po alam. Kaya hindi po ako kahit isa nakapunta dyan. Naglakad lang po ako, nandun po ako sa crossing eh. Ito yung crossing, dito yung cemetery. Papunta po dito, ito po yung crossing ko eh. Pagpunta ko dito, kasi wala pong tricycle po. Ang nangyari po kasi mga 7 to 8.30 yan po. 7 to 8.30, basta naglakad lang ako dyan. Paglakad ko dyan, nagkuhan po ako ng tricycle. Hindi po ako nakasakay po. Kasi pagdaan ng tricycle, may sakay tatlo or apat, hindi po ako nakasakay. Ang nangyari yan po, lumakad po ako. Ang mga tatlo or apat ko nakasakay, hindi ko nasakay. If ever lang po, malalaman niyan totoo po. Mayroon po mga CCTV diyan, yun ang totoo talaga po. Ang nangyari po, lumakad po ako. Pagdating ko po dito sa unahan, mayroon po hindi ko lang alam natandaan po kung ano Phil Owell o si Owell yun po. Doon ako lang stop, nagpara naman po ako. Pagpara ko naman po, ang problema po ay hindi po ako nakasakay. Mayroon pong naggasolina na may nagdala ng bag. Ngayon po pag-gasolina niya po, nagdala ng bag, lumapit yung guardia. Ang ginawa ko po, nagmasid intelligence po ako. Nagmasid po ako kung ano yun. Pagmasid ko po, wala pong nangyari, umatras po ako. Pagatras ko, balik naman ako sa naghalap ng tricycle. Ang nangyari lang po, mayroon na pong may parang may career po na buto na may career, doon din sa may Phil Owell. Tumakbo yung dalawang lalaki, pagpunta doon sa Phil Owell, doon sa may gwardiya. Ngayon po, ang nangyari is, tumingin ako doon. Kasi baka may mangyaring, anong mangyari yan po. Ngayon po, wala namang nangyari po. Ngayon, tumalikod ako. Doon na po ang nangyari. Sinampas po ako dito. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko po. Hinampas po ako. Tumba ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari yan. Kung saan ako napunta, hindi ko alam. Pagkatapos po, nangyari doon, sinampas ako, tumba ako. Ang sabi po, kung nakita ko, binugbog ako. Hindi po talaga alam yan. Ngayon po, ang nangyari po, nagtaka ako, doon lang talaga po eh. Dito lang ako ng Phil Owell. Bakit napunta po ako doon sa kanila? Yun ang pinaka number one na tinanong ko po sa sarili ko. Bakit po napunta po ako doon na may CCTV po? Yung pinalabas na CCTV to, hindi yun po ako. Hindi yun ako po yung CCTV. Yung gitamper nila, nagawa sila ng CCTV na sa kanila na yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Ngayon po, nagtanong ako, bakit ako napunta dyan? Hindi naman ako nakapunta dyan kahit nakabili lang ako ng tusino o ano yung inasal. Hindi ako nakapunta dyan po. Sandali lang. Si Chief of Police.
cover up? Saan dito siya nakuha? He was taken from the site, Your Honor, unconscious. Unconscious? Yes, Your Honor. San banda? Doon na po, sa restaurant nila, Your Honor. Sa restaurant nila? Yes, Your Honor. Oh, bakit doon ka nakuha? Doon na po, meron po CCTV. Makakita din yun sa CCTV kung kaano ko nilagi as gikon ko nila papunta doon. Ha? Yes po, makikita yan sa CCTV ko. Kaya po hindi po ako nagpan po ng tawag ng nagsinungaling. Makikita yan sa original CCTV ko. Ipalabas nila. Saan yung original CCTV? Sabi mo, nakita mo. Yes, hindi po. Oh. Ang sa akin po, yun po ang nangyari. Yung pinalabas nila. You are claiming about original CCTV. Yes po. Ibig sabihin, nakita mo. Yung nakita po, yung pinakita po nila, ibang CCTV po. Ibang CCTV. Sige, si Mayor Janice muna. Si Mayor Janice. Yeah, Mayor. Nagtataka lang ako, Sir Alabata. Bakit naman, why is it that there is a need to hide your identity? You did not come out in the open after the incident. Kung hindi naman pala ikaw as okay, what you have said. Please address your query to the chairman. Yes, Mayor. Mr. Chair, bakit naman kailangang i-hide yung identity niya? Alam na hinahanap sila lahat and all. Eh, hindi naman pala siya, according to him, why not come out earlier and tell, go to the police? Sa station na nga siya nakatira eh. Ba't hindi niya clean here? At the onset na, hindi ako yan, hindi ako, ito yung totoong nangyari. Why only now, when we have to have a Senate inquiry for him to come and explain his side? Ngayon yes. Huwag tayong maglukuhan dito, Sir Alabata. Please address to the chairman. Sorry again. You respond. Sir, yung pinakauna po, Sir, para mag-clear lang po, kahit tingnan mo pa, wala akong baril sa akin. Hindi po ako nabaril. Yun ang pinalabas nila, binaril ako nila. Naagaw yung baril, binaril ako. Tingnan mo po. Wala akong baril. Sa liigan, sabi nila. Pangalawa po, yung sabi po sa inyo po, pasinsya na po, ma'am. Sagutin ko lang yan po, ma'am. Yung sabi mo po na bakit hindi ako lumabas, ma'am, ang unconscious po ako, ma'am. Tingnan mo po yung nangyayari yung sa akin, ma'am. Ma'am, ang unconscious po ako, ma'am. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, ma'am. Ha? Hindi ko kilala kung sino ako. Tingnan niyo yung nangyayari sa akin. Grabe po, sir. Kahit patingin mo sa picture. Kahit sa picture, sir, Mr. Sir. Mr. Chair, tanong ko lang po, di ba sabi niya nagpumunta siya sa sementeryo? Bakit naka bullet vest po siya? Tapos dalawang baril niya. Sir, pasensya na, sir. Sagutin mo. Okay lang, sir. Sige. Tapos, sir. About po sa bullet vest, sir, kahit ngayon po, if ever saan ko magpunta, mag-bullet vest, yung kalaban po natin drug po, sir. Drug personally po, sir. Mga drug dungeon po, sir. If ever magpunta po. Dandahan ka magsalita. Ano ka? Pasensya po. Ilunggo ka? Pasensya na po ba? Ilunggo? May pagka-konti lang po. Ilunggo ka, Ilunggo? Yes po. Oh, okay, dandahan. Okay, pasensya na po. Yes po. Ang nangyari nun po, about nung sabi niya magbe-vest po ako, nangyari yan po kasi yung trabaho ko po, PNP Drug Enforcement. Ngayon po, yung mga drug... Pidig ka, pidig. Yes po. Saan ka assign? Region 6 po. Region 6? Yes po. Ikaw ang... Pero under ka, pindig. Yes po. Yung team mo doon sa Region 6? Yes po. Yes po. Sige. Ngayon po, kung natanong sa akin bakit ako mayroong best, kahit sinong itanong mo, kahit ngayon, nagbe-best po ako. Sa ngayon lang hindi, kasi leader po ako. Pero nagbe-best po ako kasi yung kalaban ko po, mga drug lord po. If ever matuntun po ako, alam ko kung anong mayayari sa akin. Sige po. Sige, Mayor Diaz. Thank you, sir. Mr. Chairman, nakita natin yung CCTV kanina. Hinahabol si Ong nang nakaitim at same ng short. Coincidence lang po ba na nakita natin sa CCTV na pareho yung suot nilang dalawa, Mr. Chair? Sige, you respond. Pasensya na po, sir. Sige na, huwag na sige pasensya. Ikaw ang nagigipit ngayon dito. Huwag na sige pasensya dyan. Yes, pasensya po, sir. Dandahan. Ang ginawa po nilang CCTV yan, totoo. Tingnan nyo yung CCTV. Kung makita nyo yan, sa CCTV po, makita nyo yan eh. Meron pong puti dito. Kung inyo na siyang slow-mo, may puti yan dito. May puti. Okay. Yung nangyari sa akin, wala po akong puti. Itim yan lahat. Sige na, i-play nga natin yan sa CCTV. Slow-mo po. Makita nyo, makunting puti yun dito. Gumawa po sila ng replika na hindi totoo. Huwag ka kagad magsabi na gumawa ng replika. Bakit mag-import sila na gagawa ng replika o itatamper yung video niyan? In the first place, nandoon ka, nabugbog ka, nasa ospital ka, yes, napunta ka sa stasyon. Yes po, sorry po. Oo, kaya nga, klaruhin natin ito. Sige po. Huwag ka kagad mag-akusa na gumagawa ng... Yes po, sorry po. Sige, yan. Sino yan, nakaputi? Sino yan? Hindi ko lang kilala po. Ha? Hindi ko lang kilala. Ong, Antonio, ikaw yan? Sige, tuloy, dandan. Yan, nang mahabol sa kanya. Okay lang po. Yung op, stop, para makita natin. Nakapakalabo man itong... Pwede naman enhance natin yan? PNP, wala ba kayong kopya niya na mas malinaw? Kayo man nag-imbestiga. Kayo. Ha? Sir, I will have to call the police station again, sir. Sige, Mr. Anthony Ong. Chairman, may ibang video po tayo dyan. Meron? Yes po, sir. Sige, mas klaro. Saan ngayon? Ibigay mo. Mr. Sandy Tingwa. Your Honor, ang nagtataka lang ako kasi umamin na yung PNP chief, yung chief of police ng Dumaguete nga siya yun. At siya yung na-admit doon sa hospital. Sa ngayon po, mayroon po tayong inibitahan na doktor. Baka pwede po natin
ipa-check natin sa attending physician nung nandoon siya sa hospital po, Your Honor. If it is possible po. Pwede ha, pero the mere fact na in-identify na siya ng chief of police, siya talaga yun. Oo nga, kasi ang gusto niya, hindi daw siya yun, yung ibig sabihin ng yung gunman. Nabaril mo, sabi mo, tinamaan sa leeg. Oo, tapos dito sa likuran. Oh, yung likuran, basag yung ulo niya. Basag yung ulo niya, at saka yung dito. Anthony, Mr. Anthony, oh, ikaw mo na kabaril. Halika, tingnan mo. Your Honor. Your Honor. Si Doktor, sino yung Doktor? Doktor Liosa po, Your Honor. Doktor Liosa. Liosa, where are you? Please, come here. At mag-out ka muna. Administer the out, Kumsek. Good afternoon, sir. Could you please state your name first, sir? I am Dr. Mark Angelo Liosa, sir. Thank you, sir. Could you please raise your right hand? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Upo ka muna dyan, Dok. Tanungin kita. Ikaw yung doktor na nagamot doon sa suspect nung pagpatay ng dalawa. March 3, 2021, allegedly a patient came to the hospital and I did surgery on a certain patient who was allegedly mauled and shot at a certain incident in Bagakay. So, ikaw yung attending physician? Yes, sir. Makilala mo pa ngayon yung pasyente na yun? Given the chance to examine the patient, yes, sir. So, kinumpirma mo na ito yung pasyente mo? I need to examine the patient because I need to examine the person because I did surgery to the patient. Okay. So, maalala mo pa kung saan mo yung surgery? Yes, sir. So, kung may scar man or whatever, marks, makita mo? Yes, sir. Please, approach this chairman. Hindi pala tayo nag-ano? Hindi pala tayo nag-suspend, no? O, tuloy. Police Staff Sergeant Noel Alabata. Yes, sir. Do you consent to this chairman na sabihin ko yung nakita ko diyan ngayon pag-inspeksyon sa katawan mo? Papayag ka ba? Yes, sir. Hindi. Mahingi ka muna advice sa doktor mo, sa abogado mo. Kung ano yung nakita ko sa katawan mo, yung nagpapa-inspeksyon ka sa akin, yes, sir. Sabihin ko dito. Yes, sir. Kasi private body mo yun, eh. Yes, sir. Dapat may consent ako. Galing sa'yo. Yeah. Sir, kung okay lang po, sir, mag-miss po tayo sa medical record po, sir. Medical record? Yes po, sir. Okay. Doc, how about the medical record of Noel Alabata? Mr. Chair, we need a written order from this committee or a court order for that. Then we can provide you the records. Yes, we will require you now. Please produce written request. Sampina. We will sampina you right at this moment. We'll produce the written subpoena and I'm giving you the verbal subpoena right now. May dala ka?
May dala ka. Okay. Luwan ninyo ng written request. Written sa pina. You want to say something, Senator Jinggoy? Thank you, Mr. Chair. I think the public ought to know what transpired during the lull. Anong, did the doctor confirm that he was the one who performed the surgery on Staff Sergeant Alabata? Yes, the doctor confirmed. Dr. Angelo Liuza, kinonfirm niya. Yes. Kasi siya yung nag-perform ng operasyon kay Sergeant Will Alabata. Because during the lull, we did not hear anything. Ano ba yung napag-usapan ninyo po dyan? Yeah, pasensya na kayo. At we were away from the microphone because nga nagpatingin si Sergeant Alabata sa kanyang mga wounds na nangyari, na natamo doon sa insidente na yon. Lumapit siya dito sa atin at tinignan natin kasi pinatingnan niya yung kanyang mga wounds. At kinonfirm naman ni Doktor, pumunta si Doktor at yun nga lang, humingi si Doktor ng sabina para maibigay niya yung lahat ng records na hawak niya, yung medical records at saka yung kanyang mga pictures, kasama niya yung mga pictures niya during the operation. So, kung andyan yan, Dok, sige lang, para hindi kakabado, hintayin mo lang yung written. Sana yung written natin na, sabina to Doktor Angelo Liuza to produce, do si stay-com, itong mga records sa... records nitong pasyente niya. Yes, you want to say something? Your Honor, tanong ko lang po kung yung isang pasyente na admitted sa isang hospital, hindi po ba kailangan yung correct and true copy of his identification? Yung totoong pangalan niya, di ba po, yun ma-admit yung pasyente? Yun nga, sa insidente na yun, unconscious daw siya. Wala ba kapagbigay ng totoong pangalan? Wala daw ang ID na dala. So, wala nakuha ng pangalan. Pero yung after ng discharge yung pasyente, di po ba yung kukunan ng identification yun? Your dapat, Honor? Dapat. O, kasi ang problema ngayon, Your Honor, is yung record ng parang kasi yung naisabit doon sa korte, Mr. X yung pangalan ng pasyente. So tanungin natin si Dr. Mark Angelo Liuza, before ninyo discharge itong si Sergeant Noel Alabata, hindi ba talaga niyo nakuha yung kanyang real identity? Nanatili siyang Mr. X as far as your hospital is concerned. You have the floor, Doctor. Yes, sir. They still Mr. X because it's the prerogative of the patient not to give his identity. And as a physician, it's my duty to treat the patient. But that's the patient's right to privacy. And that's why that's policy of the hospital. Patient's right, but it's your duty also because nagpipirma ka ng doctor certificate. Alangan, pipirma ka ng medical certificate to the wrong person. Siguruhin mo rin saan natin siguro kung sinong tao yan. Baka sabihin niya sa'yo, sir, ako si Jose Rizal. Doc, naniniwala ka lang rin. Pipirma ka lang rin ng medical certificate para kay Jose Rizal. Is that possible? If there's a written consent, written order, I can provide you a copy of the... No. I am talking about the identity of the suspect Islan, your patient. Dahil nga, kasama yan sa duty ninyo na mag-issue ng medical certificate. Trabaho niyo yan. Ngayon, nag-issue kayo ng medical certificate to a certain Mr. X lamang? Actually, Mr. Chair, yes. That's what really happened because they insisted on not giving us the identity of the patient. Pag-release ninyo sa kanya sa hospital, he was not in good condition? Hindi pa rin makapagsalita? He can't speak, Mr. Chair, but he refused to talk to me or to the staff regarding his identity. Remember, you're under oath, Doc. Yes, sir. You're under oath. Yes, sir. If we will find you lying, we can make necessary actions against you. Yes, sir. Okay. So again, please restate your statement. They never give us any mention of the identity of the patient. They refused. Kahit na sa iyong paningin, siya ay conscious na, ayaw talaga niya magbigay ng pangalan niya. He was consciously denying you his name. That's what you mean. Actually, during the hospital stay, sir, he never talked to me. Ha? Huh? He never talked to me. He never talked to you? Yes, sir. But he was conscious? Yes, sir. Conscious pala siya all the time? Hanggang lumabas, conscious siya? He was discharged. He was apparently well when he was discharged. So tinanong mo siya, ano pangalan niya? He does not talk to me, sir. So bakit ayaw mo magbigay ng pangalan sa kanya na Noel Alabata ka naman pala? Hindi po siya nagtanong sa akin, sir. Hindi ko... Hindi siya nagtanong? Hindi ko po matandaan pa sa pagkakalabon. Wala pong tanong na nangyari sa akin. Tinanong mo siya, no? Tinanong mo siya? Hindi po, sir. Hindi po, negative. Remember, you're under oath, ha? Baka madagdagan yung kinulong namin sa baba. Ha? Tinanong mo siya kung siya, anong pangalan niya? Sorry, sir. You have the floor. Every time, Mr. Chair, we ask, we check the consciousness of the level consciousness of any patient. We always ask for the name of the patient to check if he is conscious, he's alert, and he's... Okay, at the time that you ask him his identity, he was conscious, alert, and that is well. That is a protocol of any patient with neurologic problems or trauma. We always check for the level of consciousness of the patient, and that's part of our questions. What's your name? You know where you are? You know the date and the time.
That's why it's not possible that we never asked him his name. Bakit ayaw mong sabihin pangalan mo? Hindi ko po alam ang nangyayari sa akin, sir. Hindi talaga. Conscious ka na nga daw, sabi ng doktor. You were well. Hindi ka naman tanungin ng doktor. Expert yan, ha? Yes, doktor yan. Yes, sir. Yes, sir. Sabi niya, you are conscious, you are alert, you are well. Alam mo yung kung nasaan ka, alam mo yung date. Pero pagdating sa pangalan, ayaw mong ibigay. Hindi po totoo yan, sir. Unconscious po ako, sir. Ha? Ulo yung natamaan ko. Kahit po, kung if ever, pasensya na po, Doc, kung sa sarili mo, masasabi mo yan na conscious po kayo. Tingnan mo yung marka sa ulo ko. Lapit po ako namatay, Doc. Alam niyo yan. So, ibig sabihin, unconscious ka. Yes po, hindi ko po. Mayroon ka loss of memory kaya hindi mo kilala sarili mo during the time. Yes sir. Hindi mo kilala sarili mo during the time. Hindi po, sir. Ah, hindi pero tinanong ka ni doktor kung nasaan ka. Alam mo na nandoon ka sa ospital. Hindi po sir, hindi po ko tinanong yan. Hindi. Hindi ako na kung nasaan ako. Hindi po. Pagdating ko, Doc, klaruhin nga natin para baka mamaya ikaw i-contempt ko ngayon dito kung hindi totoo 'yung sinasabi mo. Mr. Chair, ah? We never discharge patients that are not apparently well. Okay. Correct. Oh. So he was well when you discharged him. When we order a discharge for any patient, we always see to it that the patient is well fit for the house or any facility. At tinanong mo uli ang pangalan niya. Of course, you always ask the name. Tapos? That they will never answer the identity. Meron ka tinatago, Mr. Alabata. No, sir. Ha? Si Kanu dyan. Magsalita po ako, sir. Huwag mong hitangin. Mr. Chair? Ready na si Jingoy, si Senator Jingoy mag-contempt sa'yo. Sige ka. Ha? At nagsasawa na yan sa site in contempt ng polis dito. Mapupuno ng polis yung aming kulungan sa baba. Yes, Senator Jingoy. Go ahead. Mr. Chair, gusto ko lang magtanong doon sa doktor. Yes, go ahead, Senator Jingoy. Doc, you mentioned earlier that it is incumbent on yourself as a physician not to discharge any patient who is still unconscious. Am I correct? Yes, sir. So you allowed yourself, there was a go signal on your part as a physician, as the attending physician, to discharge him because he was already conscious. Am I correct? Yes, sir. He was 100% conscious. Is that correct? Yes, sir. All right. What questions did you ask to Staff Sergeant Alibata? We always ask the patient for the time, the date, his identity. That's the protocol. That's what they usually ask. Okay. Did you ask where he was at the time? When he was, according to you, when he was already conscious? If I may, sir. During his hospital stay, he keeps quiet. He doesn't answer to the staff, but he talks to the watcher or the significant other inside the hospital. When he was already... Sinong kausap niya? Can you repeat? There's as a watcher or a significant other. That's a policy of the hospital, that especially for critical patients, there should be one watcher inside with the patient. And when the right. patient was already improving, we know that they talk with each other, but he refused to talk to the staff. So how did you know that he was talking to the watcher or to his companion? Did you see? Yes, sir. I can even hear them whispering in the... So nag-judge ka na na he was very conscious at the time? As I said earlier, sir, I will never discharge any patient that is fit. Yes, sir. All right. So he refuses to answer your questions regarding his true identity. Am I correct? Sir. Come again? Yes, sir. All right. Pati pangalan niya, tinanong mo, hindi siya sumagot. Yes, sir. Ano pa tinanong niyo, Doc, aside from his identity? Did you ask him what transpired? Kung bakit siya nagtamo ng mga sugat? Actually, when the patient arrived at the emergency room, we already have the history of the incident brought in by the persons who brought the patient to the emergency room. That's the basis for our data, what happened to the patient, because allegedly we were not there during the incident. But the injuries are documented based on the incident provided for, or the history of the incident provided for by the people who brought the patient to the emergency room. All right. Thank you, Mr. Chair. I would like to ask questions to address my question to Staff Sergeant Liosa. Go ahead. MC, Alabata, I'm sorry. Staff Sergeant Alabata? Yes, sir. Sino yung kausap mong watcher o kasama mo sa loob ng kwarto? Pwede focus dun sa police kasi hindi ko nakikita yung reaction. Yes, actually po, sir, hindi ko po ito matatanda. Technical, excuse me, Senator Jingoy. Pakifocus yung camera dito kay Sergeant Alabata. Yan, okay. Ayan, okay. Yes po, sir. Hindi po yun yung nangyari po kasi sa akin po, sir. Dito po, biyak po yung ulo ko po. Tapos kung ang tinatanong ko, Sergeant Alabata, sino yung kausap mo na kasama mo sa kwarto? Yung companion mo? Hindi ko na po matandaan po. Watcher mo, yung watcher doon sa ospital. Watcher mo. Yung nag-alaga sa'yo. Kasi sabi ni doktor, narinig pa kayo ni doktor na nag-uusap. So ibig sabihin, you were conscious at that time. Hindi po. Sino yung kausap mo? Kung may po, itandaan ko po kung sino yun po. Kasi actually po hanggang ngayon po, actually po, sakit pa rin yung... Ay, sige kang po, dyan, sige kang sa ulo mo. Sorry, ay, sorry, sir. Naku.
Huwag kaming bilugin dito. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Copy, sir. Sabihin mo lang ang katotohanan, Sergeant Alibata, ha? Yes, sir. Kasi gusto natin malaman ang buong katotohanan dito sa hearing nito. Yes, alam mo, kawawa naman yung chairman namin. Araw-araw na nag-hearing. Halos hindi na kumakain, halos hindi na natutulog yan. Kaya gusto natin malaman yung buong katotohanan. At para matapos na ang hearing na ito, kaya magsabi ka lang ng buong katotohanan, ha? Yes po, sir. Or else, baka gumaya ka rin sa pulis kagabi. Kaya magsalita ka na ng totoo. Yes po, sir. Ha? Okay, sino ang kasama mo? Sino ang kausap mo? Sa kwarto, pagkatapos ka operahan ni doktor. Dahil sabi nga ng doktor, you were already conscious and narinig niya ang mga conversation ninyo. Yes, sir. Hmm. Sino ang taong kausap mo? Pasensya na po, sir. Pwede ba i-focus yung camera dun sa ano? O sige, game. Babae ba or lalaki yun po? Kayo, baka yung kasin babe, po. Babe, balik ko. Yung doktor, kasi... May nakapunta dun na isa, lalaki. Hindi, tanungin natin si Dr. Doc. Sino ba kausap niya? Babae? Female or male? Why, Doc? Most of the time, it was a female watcher who comes in and watches over the patient. Okay, wala siyang regular watcher, Doc? He has a regular watcher. A regular watcher who comes in, who takes care of him. And sometimes... Is he tulog doon? Ano po, sir? Is she sleeping there? In the room? We always require a watcher 24 hours a day. So that... Yes. She stays beside with the patient. All right. Staff Sergeant Alibata. Yes, sir. Babae yung kasama mo. Sino yung babae? Nagkapantay sa'yo? Dalawa po ang masasabi ko po. Hindi ko lang po kung sino po sa kanila, si Mrs. or yung cousin ko po na babae. Hindi ko po talaga kwan po kasi... Yung sige po, cousin ko or Mrs. ko po. Hindi ko po lang... Pinsan mo o Mrs. mo? Pasensya na po kasi... Yun po, misis ko po or pinsan ko po. Yun po, hindi ko po kanwa talaga po. O ngayon, meron ka na. Pinsan na. Pinsan. Kanina, hindi mo alam. Ngayon, pinsan na. Dandahan ang lalabas yung katotohanan dyan. Yes, sir. Sino yung mas laging nakabantay sa'yo? Misis mo o pinsan mo? Hindi ko po. Sino madalas mo kausapin? Misis mo o pinsan mo? Misis o kasintahan? Kasi, actually po, Senator Jinggoy, I'm sure dalawa tayong senador nito, pinaikot-ikot lang tayo nito isa sa rinto. With your permission, tanungin ko lang si Doktor. Doc, ang question naman dito is about the gunshot wound niya. Sabi niya wala daw siyang tama. But your record says that mayroon siyang gunshot wound sa leg. Yes, po, sir. Dinay niya kasi nawala na yung scar niya dito. Pero yung exit wound niya dito, andito. Pero yung record. Ha? So tapos ang ako natin dito. So dinidinay mo ngayon na hindi ikaw yung nasa ospital? Yung ba ibig mo sabihin? Hindi po ako nagsabi nun po. Oh. Yung nasa ospital po, actually po, if medical po, if ever mapanggo po ako po yun. Nagsabi na nga po ako yung nabugo ako po yun. Oh, ikaw ba talaga yun? Yes po. About po sa gunshot wound po, pasensya na po. Ang sabi niya dito, tapos lumabas din po dito, parang hindi po totoo yun. Baka hindi po totoo. Alak ng baka, ito hindi ka sigurado sa gunshot wound mo. Baka hindi po totoo. Hindi po totoo kasi yung may... Sure ka? Opo, kasi yung kutsilyo pong nilagay po dito. Pakitaan ka ng medical record ngayon ni Doktor. Ha? Pakitaan ka ng medical record. Sige, dinay mo gunshot wound mo. Pero nakita natin kanina yung exit wound mo dito. Pero yung entry wound, hindi makita. Yan yung kiniklaim mo na wala kang gunshot wound. Pakita natin yung record. Dok, sana yung ating kwan? Ating sabina. Doon si Stikong. Bilisan nyo. Para may labas si Doktor yung kwan. Record. Ha? Mr. Chair? Yes, wait. Senator Jinggoy. Isa tanong lang kay Dok Llosa. Dr. Llosa? Yes, sir. Ano karon ba si Alabata ng temporary amnesia during his stay in the hospital? It can happen, sir. There's a memory loss of the incidents that occurred during the incident and may last. It depends on the recovery of the patient and the degree of injury to the brain. So, what is your prognosis? Actually, his prognosis is good. Nagkaroon ba siya ng temporary amnesia during his stay? It is possible. As a medical specialist? It is possible that he can forget the incident, what really happened, what really transpired, all the events that happened during the incident. And we cannot have assurance of when the memory will come back. Okay. Doc, mawalang galang na po. What is your field of specialization? I'm a general surgeon, but I am also trained in the head trauma because I was exposed during my training. All right. Thank you. Thank you, Senator Jinggoy. Doc, pwede malaman kung sino nagbayad ng kanyang medical, kanyang hospital bills? Actually,
this patient was declared as a inmate because he was at that time. So for a government hospital, automatic charity yung patient basta inmate. So yung hospital bill walang bayad. So charity. Sa pagkakaalam mo, sino yung bumibisita sa kanya? If I'm not there during the whole time, but during the early days of the hospital stay when he was still at the surgical intensive care unit, there are two policemen who always ask for an identification for persons coming in to visit the patient. And I believe those men can still see the ID of the visitors. Sino yung mga police na yun na pupunta? I think the former chief of is the one who assigned the police detail at the hospital. Sino? I don't know the police officers detail at the hospital, but there are two police officers assigned there 24/7. Nagwagwardya? Yes, sir. So taga police station yun para secure siya at hindi siya makasibat? Yes, sir. Dahil wanted siya sa isang kaso. Yes, sir. Akusado siya, so binabantayan siya. So sino yung mga police na yun? Wala dito? Yes, right. Are you asking if there are visitors? Yes, there are visitors who come to bring supplies to the watcher, food. There are a number of persons coming in and the police usually ask for the identification of these people. Alam ng mga ng police yun kung sino yung mga tao na yun. Anyway, dito tayo na naubos yung oras natin sa'yo, Sergeant Alabata. Mamaya na lang pag lumabas yung sampina, Doc, i-present natin yung medical certificate mo, ha? Para makonfirm natin yung kanyang dinideny na wala daw. Sinabi mo ba na ikaw ang biktima dito? Oo. Sinabi mo ba na ikaw ang biktima? Opo. Ha? Paano mo nasabi yung biktima ka? Hindi ko. Ever sa ngayon po, masasabi kong biktima po ako. Kasi lahat po nung nangyari sa akin po, yung sinabi lang ng marin po, kung di totoo yun po. So ngayon, kung biktima ka, bakit hindi ka nagpail ng kaso? Ang nangyari kasi po, almost mga 4 to 6 months, hindi ko lang yung matatandaan yung time talaga po, nag-usap ko sa pamilya ko po. Ang nangyari po is, nag-usap kami, nag-meeting kami kung ano, kasi gusto ko i-fight yung pag nangyari sa akin po. Ang problema po, nasi pinagkasalalay po yun sa pamilya ko. Ngayon, ang sabi po sa pamilya ko po, within kami po lahat na buhay ka naman ngayon. Silbi, if ever, pabayaan mo na yan, Diyos lang yung makapag-connect sa kanila kung ano yung nangyari sa'yo. Kaya yun ang iniisip ko po, within sa family na po, nag-usap kami po eh. Kaya ang ginawa ko po, hindi na lang po ako nung lumabas, hindi 100% hindi lang po ako lumabas po. At bakit ka sumibat agad pagkatapos, nawala ka na lang, parang bula? Hindi po ako sumibat. Pagkatapos ka nga, kasi isa pa sa pinagtataka namin, ang bilis mong nalabasan ng warrant of arrest. Less than one month ha, pag-inquest sa'yo, may warrant ka na kaagad at nakapagpiansa kaagad. Sino nagpiansa sa'yo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi po, hindi basta lumabas ka na lang? Sa pamilya ko lang po. Na hindi mo alam kung sino nagpiansa sa'yo? Yung pamilya ko lang po, guro. Ha? Pamilya ko po. Sino pamilya mo na nagpiansa sa'yo? Hindi. Tatay, nanay? Wala pa po, papa ko po. Patay na po, papa ko eh. Oh, sino ang piansa? Sino nagpiansa sa'yo? Ito, klaro na talaga ito, ha? Sige, mag-like ka. Mag-like ka. Ready na si Senator Jinggoy. Mag-like ka dyan. Mr. Chair. Mr. Chair, malapit-lapit na, Mr. Chair. Yes, Senator Jinggoy. Go ahead. Malapit-lapit na, Mr. Chair. Kaya nga, oy, okay po. Imaginin mo ako. At tinatanong sa iyo ni... Mr. Chair, at tinatanong, yes. Mr. Alabata, at tinatanong sa iyo ni Senator Bato, kung sino ang nagpiansa sa iyo. Okay po, sabihin ko totoo po. Sige, hindi dapat kanino mo pa sinasabi totoo. Hindi ko po talaga alam kung sino yung nagpiansa sa akin po. Hindi ko po talaga alam kung sino yung nagpiansa sa akin. Totoo na 100%. Himala! Hindi ko po talaga alam. Himala! Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam? Hindi po talaga po. Galing sa langit yung piansa mo, dumating doon sa korte. Bigla na lang, boyla! Hindi ko po talaga alam. Labas ka na, wala ka ng kaso, napiansahan ka na. Hindi ko po talaga alam po. 100% hindi ko po talaga alam po. Sigurado ka? Yes po, hindi ko po talaga alam. So hindi ka nag-wonder? Sino nagpiansa? Hindi kasi, yun nga po eh. Gusto ko talaga lalabas po. Kaya gusto ko mag-fight ng kaso. Chief of Police! Chief of Police! Sawan, magkano yung bail band, yung bail niya? Yes, go ahead, Mayor. Pwede bang matanong, sir, sino yung direct officer boss niya, sir? Under si Alabata? Sir, the cash band is 120,000. Ha? The cash band is 120,000. 120,000 yung cash band. Hindi po alam saan galing yung 120,000. Hindi ko po alam po. Ha? Kinasite in contempt na kita dito ngayon, ha? Pulis ka. Okay. Hindi po alam kung sino nagpiansa sa'yo. Opo, hindi po talaga alam po. Ano po, anak ng... Hindi po alam kung sino nagpiansa. Yes, Mayor. Sir, may I ask, how come he managed to get a lawyer, a Manila lawyer pa po? Eh wala pa nga siyang pera, wala siyang alam kung anong nangyayari sa buhay niya. Thank you. Sino nagkuha ng lawyer sa'yo? Galing pa Manila? Hindi ko po alam. 100% yan po, sir. Pasensya na po, sir. Senator Jinggoy! Senator Jinggoy! Wala yes, na ito! Mr. Chair. Harap-harapan na ito! Harap-harapan na ito! Ang nakakapagtaka, Mr. Chair, bakit hindi kinurek ang pangalan niya sa korte? Binigyan siya ng piyansa under the name of Alfonso Tan. Am I correct? Hindi Noel Alabata? Yes. Correct. That's a good point. Bakit siya binigyan ng piyansa under the name of Alfonso Tan? Not his real name, not his true identity.
Sandali ha, sandali. It's quite confusing. It's quite confusing. So ikaw si Noel Alabata? Yes po. Yes po. Lumabas ka sa prisuhan dahil pinyansahan ka sa pangalan na Alfonso Tan. Correct. Alfonso Tan ba nakalagay? Hepe. Alfonso Tan nakalagay sa order of, or sa bond and order of release, Your Honor. Oh, so ibig sabihin dapat bumalik ka doon sa prisuhan kasi hindi pala pangalan mo yung hindi po pangalan yung nakabilman, nakapagpost ng kasman. Yes, hindi yun ikaw. So dapat you should take custody of this. Dahil mali yun. Ano yun? Hindi ako nila yung husgado? Yun nga, nagtataka nga tayo, Your Honor, na ang bilis na kapag nabigyan ng warrant, ay ng warrant, at kapag bail ka agad, na release than 1 month. Ganun kabilis ang justisya sa Negros Oriental. Less than 1 month, lumabas ang warrant, nakapag-kasman ka agad. Hindi niya alam kung sino nag-kasman ng 120,000 at hindi niya alam kung sinong lawyer, nag-provide ng lawyer sa kanya. Puro ito kasinungalingan kung hindi mo alam. Very clear. Senator Grispo, you want to say something? Mr. Chair, I've just silence, been observing. Silence sa lahat. Makinig mo kayo. I've just been observing and you post very good questions together with our colleagues, Senator Jinggoy and also Mrs. Degamo. Yun nga, yung kanyang abogado, galing Manila. Pero syempre, merong attorney-client privilege. So siguro, hindi magsasabi yung abogado kung sino yung kumuha sa kanya. Ano ba yung law firm ng abogado na yan? Ang problema nga, during the time, yung pag-post niya ng bail o right now, yung kasama niya ngayon dito as his legal counsel? Yung kasama niya ngayon dito. Yung kasama niya ngayon dito. Attorney, anong law firm ka daw? You have the floor, please. Mr. Chair, to be candid, Your Honor. Mr. Chair, it is Attorney Kaiser Cordero who is supposed to attend. Please, Mr. Chair, it is Attorney Kaiser Cordero who is supposed to attend in today's Senate hearing. However, Sir Cordero. Kaiser Cordero. Taga saan? He is now in Iloilo. Yes, Mr. Chair. So he just called me this morning to attend in today's hearing to assist Mr. Noel. So I'm not the, I'm just assisting him for today, but his lawyer is Attorney Kaiser Cordero who is now in Iloilo as mentioned a while ago. What law firm, Mr. Chair? What law firm? Kaiser Cordero Law Firm. Kaiser Cordero Law Firm, Your Honor. Thank you for the clarification. No further questions at this time. Thank you. Senator Jinggoy? Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. You can take siguro, mas maganda kung i-contempt natin na lang natin ito dahil para prison safety. Baka mamaya paglabas nito ngayon, papatayin pa ito dito sa labas. Mr. Chair, before I make the necessary motion, I would like to listen first or see the medical records of the patient, Mr. Chair. At natapos lang yung sabi na, Your Honor, Senator Jinggoy, sino yung boss mo at that time? Kunin mo yung microphone. Sige. That time po, si Sir Pacifical po, yung head ko po. Sir? Sir Pacifical po. Pacificador? Pacificar. Yes po. Anong rango? Full name? You give it up para ka na magiging police. Light Colonel po. Sir Pacificar. Light Colonel, first name? Rogelio po. Light Colonel Rogelio Pacificar. PNP, saan dito si Pacificar ngayon? Pareportin nyo dito. To shed light, bakit andun yung tao niya doon sa... You were assigned with PDIG, yes, Region 6. Yes, Region 6 at the time. Bakit nakarating ka sa Region 7? Pumunta po ako, nagsindi po ako ng kandila sa papa ko po. Saan? Sa Dumaguete po. Dumaguete? Yes po. Yes po. Nandun yung papa mo nakalibing? Yes po. Yes po. Mr. Chair? Yes, Senator Grace po. Go ahead. Just a rejoinder because I asked about the law firm and it was clarified that it's Attorney Kaiser Cordero. Hindi pala pipitsugi ng abogado ito ha. Maraming top companies ang nare-representan ito. So if ever makukuha ito ng ating resource person, malalim ang bulsa nito. Tapos isa pa, ayaw ko na lang banggitin yung mga kumpanya na hinahandle nitong si Mr. Cordero pero sa tingin ko kung ordinaryong mamamayan, hindi kaya ito. So siguro meron na sa likod rito na tumutulong sa kanya. Isa pa, ano ba yon? Pumunta ba siya sa Dumaguete para magsindi ng kandila? Meron bang okasyon? Yun ba anniversary, na death anniversary, birthday, o kaya may okasyon kaya siya pumunta doon para magsindi ng kandila para sa kanyang mga magulang? You respond, Sergeant Alabata. Hindi po, wala pong anniversary. Every month po, actually po, may isang araw talaga na pupunta pero hindi yan Lunes or Martes, hindi po. May time talaga pupunta kasi magsindi po ako doon sa papa ko po. Tapos ngayon po, yung mga 2-3 months po, hindi po ako nakapunta doon. Tapos ngayon pumunta po ako doon kasi magsindi lang po ako ng kandila po. Yun po ang nangyari po. Thank you. Any more questions, Senator Grace? Sergeant Alabata. Opo. Nandiyan yung lawyer mo ha? Makinig ka lang, lawyer. You were in that crime scene, sabi mo nga. Naka-bulletproof vest ka pa, meron kang hawak, meron kang dalawang baril na dala-dala during that incident, di ba?
Hindi po ako nagsabi na gano'n na may baril po ako, pero may bullet vest po ako, pero ang sa akin lang po makikita yan is sa original. Sandali, di ba sinabi mo kanina na dalawang baril dala mo? Tapos naka-bulletproof vest ka dahil under threat ka sa mga kalaban mo sa drugs? Hindi po ako sabi noon. Are you sure? Yes, i-review nga natin yung tape kanina. Sabi niya, nagsabi siya na dalawang baril dala niya, naka-bulletproof vest siya. Sabi niya, sabi niya, dalawang baril dala niya. Di ba sabi mo dahil under threat ka sa drugs, may dala kang dalawang baril? O bakit ka pa nag-bulletproof? Wala ka lang palang dalawang baril? Actually po, ganun po yung nangyari kasi po, yung mga drug personality po, if ever malalaman nila po ako, nasa danger po yung life ko po. Ha? Nasa danger po yung life ko. Kahit saan ko po pupunta, basta ma-outside po ako sa aming office namin, if ever pa uwi po ako, magbibest po talaga ako. Yun talaga po. Kapag nalabas po ako sa office talaga, magbibest po talaga ako. Paano bang nag-best ka, wala kang baril? Parang kang naka-helmet ka na wala kang motorsiklo. Ha? Walang ganun, naglalakad ka na walang naka-helmet. Parang ganun ang sitwasyon na yun. Ha? Naka-best ka tapos wala kang dalang baril? What for? Hindi ka naman makipagbarilan kaya wala kang dalang baril. Makikita po yan sa original CCTV po kung ano po yung totoo. If ever ipalabas mo nila makikita yan po. So kung wala kang baril, kaninong baril yung inaagaw sa'yo na ipinutok sa leeg mo? Yun lang po, makikita yan sa CCTV ng original. Sige ka lang CCTV dyan. Yun kasi, hindi po totoo kasi yung sinabi nila po eh. Na sinabi na kinuha yung, na ganun ako tapos kinuha yung baril, hindi po yung totoo po. Paano ka lang, anong totoo? Anong totoo sa'yo? Sige. Sabi niya sa akin na baril ako dito. Yun ang pinag... Makita nga natin ngayon yan, ha? Kung nagsinungaling ka, yes, mayroong record. Yes, medical records ngayon, ipakita natin. Yes, makita yan ngayon. Yes, kaya... Senador, pwede po ako ma-request if ever man, matingin po ito na hindi po dito baril. Ito po. Kung pwede po ipakita po ito kung may iba pong doktor kahit isa lang po na ipakita hindi po. May doktor na nga, doktor na ngayon, no? Kasi baka po doktor yun. Yes po. Oh, tapos meron siya medical records. Yes po, hindi ka man naniwala sa medical records niya. Naniwala po pero ang problema kasi po ang naniwala ka nga ang nakabilban ka na hindi mo alam kung sino nagbilban sa nagpost ng kasban sa iyo. Ito pang doktor nandito ngayon sa harapan mo. Hindi ka man naniwala. Ang position kasi po ng bullet kasi ito po parang yung kuan po ang kutsilyo. Eh, dami kang sinasabi diyan sige. Malaman natin yan ngayon. Ang dami mo explanation. The explanation of the expert will suffice. Copy po. Nakita na yung record? I would like to acknowledge the presence of Senator Bong Revilla. You want to say something, Senator Bong Revilla? I would just listen first, Mr. Chairman. Thank you very much. Yes, thank you, thank you. Ngayon, bakit hindi ka nagdala ng ID during the time? Wala kang ID. Ang ID ko, bago ko ito nakuha ko yung ID po eh. Yung mga... Kaya nga, tinatanong kita, bakit wala kang ID nung panahon na yon? Hindi ko po natandaan yung remember nga ng tika lang po ah, ikuan ko lang. Hoy, ayusin mo nga magsalita. Kinukumpis mo yung sarili mo eh, para lumalabas na inusinti ka eh. Totoo po. Bakit wala kang ID? Yun lang ang tanong ko. Pulis ka, naglalakad ka sa kalsada, naka-bulletproof vest ka pa, tapos wala ka dalang ID. Kung mahuli ka, anong sabihin mo sa pulis? Sabihin ng pulis eh, kuan ito, siraulo ito, nag-bis-bis ito, tapos walang baril. Hulihin natin ito, dalhin sa mental hospital. O paano mo masabi na huwag niyang dalhin sa mental hospital? Pulis ako. Bakit wala kang ID? Baka po, nasa bahay po yung wallet ko. Baka po. Nasa bahay po. Nasa will you be definite with your answers? Kanina ka pa eh. Ha? Gusto mo kaming papaniwalain sa iyong mental state of mind na kunyari, wala kang sa tamang pag-iisip. Bakit wala kang ID? Hindi mo nakalimutan magsuot ng bulletproof vest. Pero ang ID mo, hindi mo dinala. Why? Naiwan ko siguro sa bahay po. Naiwan mo sa bahay? Opo. Pwede ba maiwan ang bahay? Maiwan sa bahay ang ID? Ang ID nakalagay yan sa wallet, di ba? Opo. Oh, so that time wala kang dalang wallet? Wala po. Sinsilyo lang po. Yung ha? Pampliti lang po. Ng tricycle. Yan po ang dala ko. Ikaw ang pulis na walang ID. May bulletproof na walang baril. Mamaya-maya naka-helmet ka na walang motor. Ay nako. Ay, Senator Tolentino. I would like to acknowledge Senator Tolentino. Sir, yes, thank you po. You want to say something? Yung video, okay na? Ma-play na yung video nung kanyang kwan, medical records. Okay na. Alam mo, sa pagsisige mo sinungaling, humahaba yung ating, naubos yung oras natin dito. Puro ka, binisita ka na ka ng girlfriend mo doon sa hospital, ngayon hindi mo pa kilala yung girlfriend mo na bumibisita sa'yo. Pinapakain ka ng tao ng bisita doon sa hospital, hindi mo pa rin kilala. Lahat na lang dinidenay mo. Continue. The medical records of Sub-Sergeant Noel Alabata is now submitted by Dr. Liusa to this committee. And it says here,
Hanggang dito pa rin, Mr. X pa rin ang pangalan mo. Mr. X. How about the pictures? Does that form part of the medical records? Sure ka? Kasi that's very crucial. Kasi yung kiniklaim niya na hindi daw siya binaril dito. Gusto natin makita yung pictures na pag-opera mo, yung tama niya dito. Pati yung exit wound niya dito. Anyway, yung mga wounds na dito, nakalagay dito. Yes, sir. Pwede mo akong tulungan dito, Doc? Yes, sir. Ituro mo sa akin? The purpose of this is that because sinasabi ng ni Sergeant Alabata na hindi daw siya naputukan as claimed by the victims na gustong barilin during the time na nakaagaw ng baril niya at pinutok sa kanya. Yan ang findings, following findings and or diagnosis. Number one, gunshot wound, point of entry, right neck posterior, retained slug deltoid left. Ngayon, kiniklaim niya na yung sugat daw niya dito, kutsilyo daw yan, sinaksak. Hindi daw yan gunshot wound. So you confirm, Doc, na gunshot wound yung dito sa ulo niya. Number two, epidural hematoma cerebellar secondary. Ano ibig sabihin niya, Doc? Blood clot sa utak, sir. Yung blood clot sa utak, sir. Blood clot sa utak. Number three, frontal hematoma, OS. That's oculosinister or the left eye. May pamamaga or contusion or bruise on the left eye. Multiple confluent abrasions at lower extremities. Yung mga gas-gas, sir. Kasi including the upper and lower extremities, the arms and the legs. Arms. Okay, that's your medical record. Tapos you continue to deny na hindi ka nabaril sa ulo, sa leeg. Oh, sige pa rin deny. Doktor nga nagsabi, siya nga nag-opera sa'yo. Just gusto mo lang talaga magsinungaling. Mr. Chair? Yes, go ahead, Senator Bong Rebilla. Dr. Llosa? Nakalagay doon Mr. X, so hindi mo kilala yung pasyente, correct? During the hospital stay, sir, yes. He never divulged his name. Paano mo nalaman na 34 years old siya? Kasi nakalagay doon sa medical certificate na 34 years old siya. There was an accompanying who brought the patient in at the emergency room who even signed the consent for surgery. Hindi niyo po tinanong, Doc, kung sino yung nagsabi na 34 years old siya? Yung nagsama sa kanya? Nandito po, sir, sa consent form po, sir. Si yeah. Voltaire... Corsino at sinulat man niya na Alfonso Tan / Mr. X dito sa consent form para sa surgery. Yung Voltaire ang nagsama dito kay Alabata when you performed the surgery, am I correct? Siya ang nagbigay ng consent or yeah. Is he related to Alabata? Kasi na nakasulat dito po, sir. Okay, where is Voltaire present there? Hearing? No, sir. Your Honor, there's no Voltaire here. Hindi natin ito na imbitahan. Kasi siguro if there is still another hearing, maybe we can invite him dahil niloko niya yung doktor dahil sinabi niya si Alfonso Tan siya pero hindi naman siya si Alfonso Tan. Ang problema dyan, Your Honor, baka fictitious name rin ito, itong Voltaire Anthony Corsino. We'll find out with the help of Negros Oriental Police. PD, Negros Oriental. I think he might be the missing link. Siguro we can locate his whereabouts, yes. Mr. Chair. Yes, ipapahanap natin ito. Thank you, Mr. Rental. Andito ba? Wala. Papahanap itong tao na ito. Mr. Chair? Yes, go ahead. Pwede natin tanungin si Sergeant Alabata kung kilala niya ito si Voltaire Corsino? Kilala mo si Voltaire Corsino? Yes po. Sino siya? Parang kasin ko po. Parang kasin? Sorry po. Kasin ko po. Sorry po. Parang kasin ko po. Kasin ko po. Kasin ko. Kasin ko po. Sorry po. First cousin, second cousin, third cousin. Parang cousin nga daw. Parang kasi po nang yung kwan niya, yung mama niya, kapatid ng papa ko po. Oh, di pinsan po. Opo. Bakit parang nagduda ka pa? Parang pinsan mo. Sorry po, ganun lang po talaga ako po. Sorry po. Sorry. Okay. Naalala mo na siya nagdala sa hospital? Hindi ko po alam. Yan po ang problema, kaya hindi ko po yan alam. Lahat na nangyari sa akin, hindi ko po talaga alam. So, nasa si Voltaire? Alam mo kung nasa si Voltaire ngayon? Kasi hindi na po ako umuwi doon eh. Matagal na po akong hindi umuwi ng Dumaguete po kasi taga-Sagay po ako eh. Taga-Occidental po ako. Okay. Siguro si Dr. Llosa, pagka na-produce natin si Voltaire Corsino dyan, are you able to identify him, Dr. Llosa? Hindi po, sir, because I am not the admitting physician of this patient. And I'm not there when he signed the consent form
for the surgery. Ah, so you have never seen that Voltaire? Yes, sir. Sino nakakita? Yung ano, yung receptionist sa hospital? We can always ask the nursing service office sino nag-duty yun at that time. Well, anyway, siguro, Mr. Chair, isufin lang natin si Voltaire. Yes, sir. Bakit siya fictitious na pangalan? Yes, Your Honor, we will do that. Kasi, if I may, ano, ito ba, Mr. Chair? Mr. Chair? Yes, go ahead. Pwede ba natin identify kay Captain, kay Sargento Alibata kung ito ba itong si Voltaire? Yan, identify mo. May picture. Opo, yan po. Oh, shadow. Siya. Shadow. Positive, ha? Shadow. Yes, ano, ha? Your Honor, galing mo. Saan mo nakuha yung picture ni Voltaire? Ha? Galing sa langit, Mr. Chair. Kagaya ng cast band. Kagaya ng sinabi ni Labata. Galing sa langit. Mm. Thank you. Pasukin na lang natin yan, Mr. Chair. Kung si Labata positively identified already his first cousin by the name of Voltaire Corsino. Yes, Comsec, you're directed to invite one Mr. Voltaire Corsino. The next hearing. Thank you. Balikan ko si Sawan, Chief of Police. Kinonfirm na niya na tinamaan sa liig yung itong si Alabata, who is in constant denial. Confirm niya na doktor na nag-anak ng operation sa kanya. Then, confirm din na rin na binabaril nga niya. Ngayon, nasaan ngayon yung weapon, yung baril na involved sa shooting? Sir, it is with the police station po, sa evidence custodian, if it was not taken cognizance by the court, sir. Ano? Properly documented po yung lahat. It's either in the evidence custodian, sir, of the police station. Anong baril yun? 2 caliber .45 pistols. Oh, see that? 2? Sinabi mo kanina na dala-dala ka dalawang baril, tapos dininay mo ngayon, nalaman ngayon, tapos sabi nung chief of police, dalawang baril yung nakuha doon sa'yo. Wala na ito. Senator Jinggoy, I need your help. Sobra na ito. Harap-harapan na ito. Anong baril yung nakuha? Your Honor, 1 caliber .45 pistol, Colt 45, marking SN476341, black magazine loaded with 8 bullets of caliber 45. 1 caliber .45 pistol with number no serial number, with black magazine loaded with 1 bullet of caliber 45. Para kang si Django, dalawang 45, dala-dala. Tapos, nakuma lang dahil pinukpok nung mga standby. Anong klaseng polis ka? Nakakahiya ka? May dala-dala ka dalawang baril, tapos nabugbog ka ng mga sibilyan? Mahinang klase ka? Tapos ngayon, didinay mo pa? Harap-harapan pagdidinay mo. Anong baril yung nagamit mo, Mr. Anthony Ong? Nung naagaw mo sa kanya, pinutok mo sa ulo niya. Baril niya po, sir. Yung 45. Baril po niya, yung 45. 245? Yes, sir. Number one, sino ang nagpiyansa sa'yo? Ano yun, sir? Ay, hindi ko masyadong na-represent. Sino? Po, sir. Sino ang nagpiyansa sa'yo? Yung totoo talaga, sir. Hindi ko talaga alam, sir. Totoo talaga yan, sir. Hindi ko talaga alam. Totoo talaga yan. Strike 1 ka na, ha? Yes, sir. Okay lang, sir. Totoo. Hindi ka nagtanong kung paano ka nakalaya? That time, sir, unconscious. Ka nakalaya at kami nagpiyansa sa'yo? Hindi ka ba nagulat? Actually, sir, unconscious po ako, sir. Ang ulo ko, sir, biyak po yung ulo ko, sir. Hindi ko po talaga alam kung ano nangyari sa akin, sir. Totoo yan, sir. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandun sa ospital, kung ano pangalan ko. Hindi ko talaga alam, sir. Yun talagang totoo, sir. You know, that is quite incredible, ha? Hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo na hindi mo alam kung sino nagpiyansa sa'yo. Kasi ako, alam ko kung sino nagpiyansa sa akin. Senator Jinggoy. Strike 1 ka na, Alibata, ha? Yes, sir. Alam, hindi niya alam kung sino nagpiyansa. Pero alam niya, before nangyari yung insidente, na naka-bulletproof siya. Sige. Walang baril daw. Pero may dalawang baril na recover sa kanya. Yun lang. Klarong sinungaling na yun. Ha? Wala kang baril nung panahon na yun. Dinidinay mo. Pero earlier, sinabi mo may dalawa kang baril at kinonfirm ngayon ng Chief of Police. Chief of Police, dalawang baril lang na-recover sa kanya, di ba? Ha, confirm. Klaro na yan. Go ahead, Senator Jinggoy. That's my second point. That is my second point, Mr. Chair. Nagsinungaling siya na wala siyang dalawang baril. Contrary to the report of the Chief of Police, na meron siya ng dalawang baril na nakuha sa kanya. Ngayon, Sergeant Alibata, Sergeant Alibata, pwede ba i-focus sa kanya? Huwag mo na i-focus sa akin, please. Hindi ko nakikita yung reaksyon ng tao. Sergeant Alibata, yes, sir. May dala ka bang dalawang baril? Yes, sir. Ano pa, sir? Yun lang, sir. Actually, sir, ang nangyari ito, makikita po yan sa original CCTV, sir. Sige kang CCTV. CCTV-hin na kita, eh. Ha? Paulit-ulit ka. Alam mo naman kung may baril ka o wala. Bakit CCTV pang pasabihin mo na may baril ka o wala kang baril? Ha? Ito kasi, sir. Alam mo kung may dala ka o hindi. Klarong nagsinungaling ka. CCTV-hin kita dyan.
Pwede lang ka bang baril o wala? Wala po. Wala po. Wala po akong baril. So, ibig kong sabihin, sinungaling yung pupulis mo? Ang kung... Tumay nakuha ang dalawang baril sa'yo? Ang kung magsasalita pa, bigyan mo ko ng chance magsalita po ako. Magsasalita ka lang. Sige, magsalita ka. Sige. Ito po ang nangyari kasi po. If ever po, makuha ng CCTV kung saan po kinuha nila yung baril. Kasi yung baril kasi po, yung sabi po, if ever may baril po ako, nasa katawan ko na ever po. Tapos ngayon, yung CCTV po, wala po dun. Hindi po nila, nagawa po, pasensya na po, hindi ko magawa ng istorya, pero yung CCTV po, hindi po yung totoo yung CCTV na pinakita po. Paano hindi magiging totoo? Ibig mo sabihin, nagsisinungaling ang CCTV? Ito po, ito, pasensya na po. Did they tamper with the CCTV? How can they tamper with the CCTV? Yes sir, ito po yung CCTV po, makita po yan dun sa taas na yung date and time. If ever ititingnan nyo po, hindi po yung pinakita nila, yung date and time. Ngayon po, if ever ikuha mo yung... Tingnan mo, marunong siya, masyado siyang specific. Masyado siyang detalyado. Yung date and time daw ng CCTV, dapat alam niya, nakikita doon. Pero yung nagpiyansa sa kanya ng 120,000, hindi mo alam. Anak ng tinapa. Continue, please, Senator Jinggoy. Okay. Hello, strike two, ha? Wala kang baril. Contrary to the statement of your chief of police, na meron dalawang baril na nakuha sa'yo. Alright. Sinungaling number two o number three. Bakit ginamit ni Voltaire, yung sinasabi mong pinsan mo, Voltaire Corsino, na ginamit ang pangalan alias Andrew, Alfonso Tan? Bakit? Totoo talaga po, hindi ko po talaga alam. Yun talaga ang totoo po. Sino si Alfonso Tan? Sino si Alfonso Tan? Is there such a human being named Alfonso Tan involved in this case? Ngayon po, ang case po sa akin, ang nangyari po, ang si lumabas na Alfonso Tan po, that time hindi ko talaga po alam. Hindi ko alam kung sino yan, sinong Alfonso Tan yan, hindi ko po alam. Nangyari yan po... Makinig ka, sandali ha? Yes, sir. Yes, sir. Alam mo, matagal na akong police, di ba? Yes, kilala mo ako. Yes, sir. Si Pinte ako, di ba? Yes, sir. Naging investigator din ako. Yes, ha? O yung pananagot mo yan, ang, wala na, tapos ka na. Sorry po, sir. Tigok ka na. Sorry po, sir. Ang. Para kang hindi police. Sorry po, nakakahiya ka. Sorry po, sir. For the purpose of sinungaling, magsinungaling ka lang, dinadamay mo lahat ng kapulisan dito. Nakasuot kayo ng uniforme na ganyan. Nakasuot ka ng tsapa. Tapos puro pagsisinungaling ang gusto mong sabihin dito. Nakakahiya ka. Ha? Puro kasinungalingan. Please continue, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Okay, Staff Sergeant Alibata, nung pinyansan ka, in a short period of time, mahalagang 100,000 plus, under the name of Alfonso Tan, hindi ka ba nagulat na bigla kang nabigyan ng piyansa? Hindi ka man lang ba nagtanong kung sino nagbigay sa'yo ng piyansa? Hindi po. Ang actually po, ito po, yung paglabas ko naman na nagpiyansa sa'kin, hindi ko pa talaga po alam kung sino yung nagpiyansa sa'kin. Okay, hindi ka ba nagulat at ang bilis mo nakapagpiyansa? Hindi po ako nagulat. Dahil hindi ko po alam. Dahil sa ordinaryong kaso, even sensationalized cases, matagal ang pag-grant ng bail ng husgado. Sa iyo, it took only how many weeks? Marami mga sensationalized cases dyan. It will take them a year or two for the court to grant them bail. Pero sa iyo, less than a month. Using a fictitious name by the name of Mr. Alfonso Tan. E niligawan mo pa yung korte. Hindi ko po talaga alam. Mistaken identity po. Ha? Hindi ko po talaga alam. Totoo po talaga. Hindi ko malang nagtanong kung paano ko nakapagpiyansa under the name of Alfonso Tan? Hindi po. That's quite ridiculous, Mr. Alibata. Opo. Sige po. Okay. Senator Jinggoy, if I may. Alam yes, mo, Mr. Chair. Yes. Pagpiyansa, meron yung corresponding order galing sa judge, di ba? Na for your release. To release Juan Alfonso Tan. Nabasa mo yung order na yun from the court? Hindi po. Hindi. Hindi ko po talaga po alam kasi basta yun ang pangunta. Hindi ko talaga po alam. Eh, hindi ka pa pala pinapirma doon sa pag-release? Ito po, ever may napirmahan ko, wala lang po. Pirma lang po, wala lang. Anak lang pa! Pumirma ka ng hindi mo pangalan? Hindi po. Ha? Pumirma ka, Alfonso Tan. I am released sa blatter ng police station. Nakalagayan. I am released in good physical condition. Sign, pangalan mo, Alfonso Tan. Hindi ka pinapirma? May medical pa yan. Hindi po talaga alam na ano yung... I-produce mo kayong blatter. Sigurado ko may blatter ito na pumirma siya. So ang pangalan doon, ano nakalagay? Grabing pagsinungaling mo doon. Nakakahiya ka na. Parang natutunaw na ako dito sa buwan ko. Police. Ganun na ba kaulang bayag ang police ngayon? Ha? Gumawa ka ng kalukuhan tapos sinungaling ka tutet? Aywan ko. Paano? Bakit ka? Nung pinapiansa ka ba, Alibata, did you undergo a medical check-up? SOP yan. Nung binigay ka ng piyansa ng husgado, did you undergo any medical check-up? Ang sa natpan ko po, doon lang po ako sa police station lang po. Hindi po ako napunta ng... Hindi kami medical check-up. Protocol yun. SOP yun.
very clear na ito, Senator Jacob. Sasayang oras natin ito. Please, you make the necessary motion. Okay. Please. Since the police staff sergeant Alibata refuses or doesn't know how to answer, refuses to answer my questions, and I think he has selective memory, I am forced to cite this person in contempt, Mr. Chair. Can I move that we cite him in contempt? There is a motion to cite in contempt Police Staff Sergeant Noel Alibata. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant at Arms, Staff Sergeant Alibata is cited in contempt. Therefore, you have to take physical custody of him. Pakainin nyo yan, ha? Ha? Huwag ninyong gutumin. Kasabaling maalala niyo yung mga nangyayari, Mr. Chair.